Kakaibang kwento ng mga Pinoy. Kanto Pinoy. Mga Noy P, ano nga ba ang gagawin mo kung may makita kang envelope na may lamang pera na nalaglag mula sa pasahero mo? Kukunin mo ba ito o gagawa ka ng paraan upang maibalik ang pera sa may-ari nito? Kasama ang aming kasabot na sina Aileen at Chris bilang mga pasahero na makaiiwan ng envelope na may laman na 10,000 piso. Tingnan natin kung mapagkakatiwalaan pa nga ba ang mga Pinoy sa panahon ngayon. Day 1. Una naming pinuntahan ang biyaheng si Katuna. Pagdating sa 162, bumaba ang aming kasabot. Pagkakita ni Kuya sa nalaglag na envelope. Wow! Panalo ka, Kuya! Si Chris naman ang sumunod na sumakay sa tricycle. Ginawa. Ito na, pababa na ang aming kasabwat, sabay hulog ng envelope. Ay! Thank you, pare. Kailangan ko lang pa ibalik. Opo. Bakit po ganun yung naging reaction niyo? Eh, kailangan ko kasi yun yung turo sa akin nanay ko. Palakpakan naman dyan! Kahanga-hanga ka, kid. Sana lahat ng mga anak katulad mo. Maganda ang kanilang pagkakalinang o pagkakadevelop ng values o kahalagahan nila sa kanilang pamilya. Kaya kahit na may temptation, naisoli nila ang pera. Sinubukan naman naming mag-special trip sa Philcoa. Sige na, Chris. Sakay na. Pagbaba ng aming kasabwat. Envelope, please. Pagkano? Ha? Ito. Pagmasdan nyo ang gagawin ni Kuya. Sundan natin. Ay, yan. Ay, tiyakpan. Ay, tinago, oh. Tinago. Sige. Ano? Dali. O, sundan natin. Sundan mo. Nakita po kayo na naiwan sa tricycle. Sa tricycle. May naiwan po na pasahero. Wala naman. Wala pa? Wala po. Dalawa sa ikon yun, eh. Dalawa? Isang babae, isang lalaki? Oo. Wala ho silang naiwan dyan na, na envelope? Wala naman po. Wala? Wala po. Sigurado ko? Sigurado ka? Oo, sigurado. Sigurado ka, kuya, ha? Yung ano mo? Nalipat ko kasi babae kami. Ito, magbukas mo. Paki-explain nga po kung ano ang ginagawa ng envelope na ito dito, kuya. May amnesia ka, kuya? Ano yung naging initial reaction mo nung may nakita ka na naiwan na envelope? Kinabahan, siyempre. Kinabahan. Tapos ano yung parang naisip, parang nung nakita mo yung ano yung una mo naisip? Na gagawin mo dun sa envelope? Natatakot nga ako eh. Personal ba? Yung gagamitan mo ng pera? Pang personal. Pang sarili ko, siyempre. Ay naku, kuya, badyongan. Kung ano man po yung personal na pagkakagastusan nyo, di po ba't mas masarap kitain ang pera kung ito'y pinaghirapan at nakuha sa mabuting paraan? Dito muna tayo sa Santo Domingo. Unang pasahero ang mag-ina. Pagdating sa kanto, bumaba. Nakita nilang envelope pero hindi kinuha. Good example, mami. Panalo ka kay baby. Pagkababa ng mag-ina, lumipat ang back rider sa loob ng tricycle. Nakita ni Kuya ang envelope at naku, kinuha. Pagdating sa may terminal, bumaba na si Kuya na tangay ang pera. Ano yung pumasok sa ito mo para mahirap naman ang pera? Oh, mahirap naman kung isa uli, siyempre. Kaya yun, nagkuhan lang po ako kung sino. Kuya, bakit nauutal ka? Special trip pa rin ang biyahe ni Nanolo. Pagbaba ni Aileen, pasimpleng inilaglag ang envelope. Nang makita ni Lolo ang envelope,
dinampot at bahagyang binuksan para malaman kung ano ang laman. Nang makita na may lamang pera. Sinutsutan at tinawag ang aming kasapuan para ibalik ang pera. Sa 20 biyahe kung saan inihulog at sadyang iniwan namin ang envelope na may lamang pera, dalawa lang ang sumablay at nagkaroon ng motibo sa kanilang nakita. 10 ang nagbalik sa aming kasabwat at 8 ang nakakita sa envelope na may pera pero hindi kinuha o pinansin. Para naman doon sa mga naging tapat, naway dumami pa ang gaya niyo.